Ako si Daniel, pero tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Donny. Yan kasi ang madalas na itawag sa akin ng mga kababayan ko. By the way, taga Tondo, Maynila po ako. At nangyari po itong karanasan na ibabahagi ko ngayong araw ay noong 19 na taong gulang pa lamang ako. Hindi ito yung tipikal na kwentong madidinig natin sa labas dahil ang kwentong ito ay hango po sa tunay kong karanasan. Hindi ko na patatagalin pa. Magsimula na po tayo. Magsisimula po ang kwento noong unang araw ng aking bakasyon. Nasa kwarto ako noon at nagbabasa lamang ng aking libro. Ako kasi yung tipo ng lalaki na ang tawag ng iba ay nerd. Hindi rin ako yung tipo ng tao na palalabas. Hindi rin ako madalas nakikipaghalubilo sa mga tao. At bukod pa rito, kahit mga kaibigan ay wala rin. NGSB rin ako. O no girlfriend since birth. Maganda naman po yung pamumuhay ko. At hindi naman ako naghahangad na magkajowa. Kasi alam ko naman sa sarili ko na darating naman po yung araw na iyon. Kusa naman yan dumarating at hindi hinahanap. Kaya walang pressure sa akin noon. So yun na nga po. Nagbabasa ako ng libro nang biglang pumasok si mama sa aking kwarto. Akala ko nga aayain niya ako lumabas na karaniwan niyang ginagawa. Pero noong mga oras na iyon ay umiiyak ang mama ko. Binaba ko naman kaagad ang libro. Niyakap ko siya. Ayoko kasing nakikitang umiiyak ang mama ko. Pumasok din sa kwarto si papa na mayroong malungkot na mukha. Ma, bakit ka umiiyak? May nangyari po ba? Yung lolo mo kasi, anak, patay na. Si Lolo JB po? Paano po? Malusog pa yun nung pumunta siya rito ah. Nagulat nga rin ako pero ayon sa yung tita Mercedes, nagkaroon ng sakit sa puso ang lola mo. Mukhang inatake. Kaya nagpadala siya ng liham. Pinapauwi niya tayo sa Capiz. Mama naman, alam niyo naman ah. Anak, pagbigyan mo na ang mama mo. Ngayon ka pa ba magiging makasarili, ha? Matagal ng panahon magmula noong maranasan mo yon. Namatay na ang lolo mo kaya mas mabuting umuwi tayo ng Capiz bilang pagrespeto sa kanya. Isa pa, bakasyon naman ngayon kaya tamang-tama. Wala ka naman masyadong gagawin. Natahimik ako sa sinabi ni Papa. Nung bata po kasi ako, ay minsan na kaming bumisita sa Capiz. Sa lugar po ng lolo. Si Lola at Tita Mercedes ay nakatira noon sa isang barangay na napapalibutan po ng mga puno. Liblib na liblib talaga. Malayong malayo po si syudad. Don't get me wrong ha. Maganda naman po. Kasi punong-puno po ng mga puno. Presko at sariwa ang hangin. Basta, probinsyang probinsya talaga. Yun nga lang, nagka-trauma ako doon. Dahil nakakita ako noon ng isang aswang. Mabuti na nga lang, bago pa ako sugurin ng aswang, ay dumating na po si Lolo. Niligtas niya ako, sinagip niya ang buhay ko. Kaya magmula noon, ay hindi na ako pumunta ng Capiz kasi natatakot ako na baka makita ko na naman yung aswang. Kayo na lang po siguro ang pumunta. Ako na lang po rito mag-isa sa bahay. Anak naman, hindi ka namin pwedeng iwan dito. Alam ko naman kaya mo ang sarili mo pero kapamilya natin ang lolo mo na namatay. Lolo mo! Umintindi ka naman anak. Huwag ka nang umangal. Bukas sa bukas din iaalis tayo papuntang Capiz. Mag-impake ka na. Pagkatapos sabihin ni Papa yon, ay tinulungan niyang makatayo si Mama. Saka sila lumabas ng aking silid. Wala naman ako nagawa noon, kundi sundin sila Mama at Papa. Dahil totoo naman, sa huling pagkakataon, kailangan kong masilayin ang lolo ko. Kinabukasan, agad nga kaming bumiyahe patungo ng Capiz. Sumakay kami ng eroplano. Mahal ang tiket pero kailangan eh. Kulang-kulang isang oras ang binahe namin sa himpapawid. At nang makarating po kami ng airport, nandoon na po si Tita Mercedes
nag-aabang po sa amin. Agad kami nagbatian, nagyakapan, nag-iyakan. Tapos, muling bumiyahe papunta sa liblib na baryo po nila. Pagkarating namin sa bahay po ni Lolo, ay napansin ko na sobrang daming tao. Sa dati pa rin pong bahay nakatira sila Lolo, yung napapalibutan ng puno at ang likuran ng bahay ay kagubatan. At kagaya ng sabi ko, napakalayo po sa syudad kasi bago kami nakarating doon, inabot pa ata ng 3 oras. Hindi ko nga po alam kung papaano nasisikmura ni Lolo na manirahan doon. Kasi kung ako, talagang hindi ko makakaya. Sa pagdating po namin doon, nagulat ako sa parte na sobrang daming taong bumibisita kay Lolo. Ang nai-imagine ko kasi, oo, may bibisita pa rin naman. Pero yung sakto lang, yung mga kapamilya at kaibigan lang niya. Pero sa dating na mga tao doon, talagang napakarami. Aakalain mo nga na birthday party yung inatinan mo. Hindi na nga rin namin gawang makapagpahinga noon dahil tumulong kaagad kami sa pag-aasikaso sa mga tao sa burol. Ako ang parating nauutusan noon ni tita na magpabalik-balik sa tindahan dahil si mama nag-i-hysterical pa rin. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Lolo. Wala naman ako nagawa kundi ang pagbigyan si tita. Donnie, pwede bang kumuha ka ng panggatong sa likod ng bahay? Natamimi ako. Tita, pwede po bang si Papa na lang? May ginagawa ang Papa mo, iho. Tinignan ko si Papa. Nakita kong pinapatahan niya po si Mama. Napabuntong hininga na lamang ako. Sige na, iho. Wala namang mangangagit dyan eh. Ay, sana nga po, tita. Yun na lang ang sinabi ko. Saka ako naglakad palabas po ng bahay. Dumiretso ako sa likod ng bahay. Nakakatakot talaga ang likod ng bahay ng lolo ko. Kagubatan na kagubatan talaga. Doon ko rin naranasan yung karanasan ko noong bata pa ako. Swerte nga, may mga nakakalat din naman ng mga kahoy. Kaya, isa-isa ko itong pinulot. Habang nagpupulot ako ng kahoy, natigilan po ko. Bigla kasi ako nakadinig ng sit-sit. Psst! 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 Napalingon ako sa aking likuran. Wala namang tao. Nagkibit-balikat na lamang ako at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit halos mapapitlag ako nang merong kumalabit sa akin. Hindi naman sa pagkikinduwag pero halos nanginig talaga ang tuhod ko sa kaba. Ngunit paglingon ko sa aking likuran, wala naman ako nakitang tao. Sa pagkakagulat ko nga, nahulog pa yung mga pinamulot kong kahoy. Agad ko itong pinulot. Ngunit sa harapan ko, nakakita po ako ng paris sa mga paa. Agad na napaangat ang tingin ko. Nanigas ako. Dahan-dahan pa akong umaangat ng tingin dahil baka mamaya, aswang yon. Bago ko pa tuluyan maiangat ang aking paningin, tinigil ko na ito. Tumalikod ako, pumikit, sabay bumalik sa amin. Ilang saglit lang, nauntog ako sa may pintuan namin. Ang sakit. Kaya taranta na ako nakapasok sa bahay. Hingal-hingal akong binigay sa kanya ang mga kahoy. Ano nangyari sa'yo? Tita, may aswang sa labas. May aswang! Ano bang pinagsasabi mo, Donnie? May aso sa labas, tiya. May multo. May inkanto. Basta, may kakaibang nilalang sa labas. Sigurado ka ba? Nakita mo ba? Hindi po eh. Pero yung paa niya, nakita ko. Iho naman. Baka lang nanay mo yun. Sinundan ka kasi niya. Hay nako, Donnie. Napapraning ka na. Huwag mo na kasing isipin yung nangyari sa'yo noon. Tapos na yon. Sa ngayon, tulungan mo na lang ako maghanda ng pagkain natin. Siya nga pala, mamayang gabi ay ayos lang ba kung ikaw muna ang magbantay sa lolo mo? Po, pero bakit po siya kailangan pabantayan? Patay na rin po siya, hindi ba? Wala naman po siguro magnanakaw sa kanya. Meron, mga balbal. Ah,
Ano naman po yun? Yun yung mga aswang na nangunguha ng bangkay. Kaya dapat bantayan mo ng maigi ang lolo mo ha. Kailangan ko kasi magpahinga dahil may trabaho ako bukas. Ang papa mo naman at mama mo, gusto na rin magpahinga dahil pagod sa biyahe. Hindi pa rin nakaka-recover ang mama mo. Kaya magsakripisyo ka na muna, Donnie. Okay lang ba? Ayoko po, tita. Paano po kung makuha ko ng balbal? Huwag ka mag-alala. May kasama ka naman sa pagbabantay. Kinindatan ako ni tita saka bumalik sa kanyang ginagawa. Natahimik po ako noon. Hindi ako makagalaw sa aking pwesto. Gustuhin ko man umangal, pero buo na ang desisyon ni Tita Mercedes. Noong mga oras na iyon, napa-sign of the cross na lamang ako. Mabilis pong lumipas yung mga oras. Pagdating po ng gabi, unti-unti na rin nagsialisa ng mga tao. Kaya ang natira na lamang po, ako, si Mama, si Papa, pati si Tita Mercedes. Yun na nga po, nagpaalam na po silang matutulog na. Magpapahinga na raw sila. Sinubukan pa nga akong samahan ni Papa ng ilang saglit. Pero hindi po nagtagal, natulog na rin po siya. Wala naman ako nagawa kundi ang lakasan ng loob ko. Nanatili lang ako sa harapan ng kabaong ng lolo ko. Lumipas po ang mga sandali. Pantang alas tres po ng madaling araw. Nakarinig ako ng kalusko sa labas ng bahay ni Lolo. Napatingin ako sa may pinto. Nakakita ako ng anino. Dito ako mas lalong kinabahan. Dinampot ko yung isang walisting ting sa may gilid. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng bahay. Paglabas ko, ay tanging malamig na hangin lamang ang sumalubong sa akin. Gayunpaman, hindi pa rin nababawasan ang takot sa akin. Babalik na sana ako sa loob. Ngunit, bigla ako nakarinig ng ungol. Nagsitaasan naman yung mga balahibo ko. Kinilabutan ako sa ungol na iyon. Muli akong tumingin sa paligid. Napalunok na lang ako ng ilang beses. Baka kasi mamaya, balbal na ang sumalubong sa akin. Ngunit maya-maya, napapitag na lamang ako nang biglang may kumalabit sa aking likuran. Malakas akong napasigaw sa kinampas ng walis ang kung sino mang nakalabit sa akin. Ngunit bago ko pa maipatama ang walis sa kanya, napahinto ako. Dahil isang napakagandang babae ang bumungad sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, kaidaran ko lamang siya. Napakaputi ng damit niya. Merong siyang suot na korona sa ulo na gawa po sa bulaklak. Agad ko ang nabitawan ng walis. Saka tumikim. Pasensya ka na. Akala ko kasi aswang. Huwag ka mag-alala. Hindi lalapitan ng aswang si Lolo Jeboy. Lumingon pa siya sa kabaong sabay ngumiti. Kilala mo ang Lolo Jeboy ko? Oo naman. Isa siyang makisig na Aldoni. Napalingon ako sa loob ng bahay. Nakita ko kasi si Papa na may hawak na itak na lumabas mula sa silid nito. Teka lang ah. Natigilan ako ng paglingon ko sa babae. Bigla itong nawala. Napatingin ako sa paligid pero hindi ko na siya nakita pa. Napakamot na lamang ako sa aking ulo saka naglakad papasok. Nakita ko naman kaagad si Papa. Nagising pala siya sa malakas sa sigaw ko. Mabuti pa anak, ikaw naman ang matulog. Mukhang puyat ka na eh. Ako nang bahala rito. Tumabi ka na sa mama mo. Tumabi ako kay mama. Pero hindi ako nakakatulog. Pakiramdam ko kasi noon, may nakatingin sa akin mula sa bintana. Tas sa utak ko, parang naririnig ko pa rin yung mga pag-ungol. May mga yabag din sa bubong namin eh. Pero inisip ko na lang na baka pusa lang iyon. Maya-maya pa, bigla ako nakarinig ng malakas sa pagbagsak mula sa bubong. Sumilip ako sa bintana pero isang pusang itim lamang ang nakita ko. Nakatingin siya sa akin. Pulang-pula nga ang mga mata niya. Napansin ko nga rin yung haba ng kuko niya. Hindi normal para sa isang pusa.
Nakaramdaman ako ng takot sa pusang yun, kaya siniksik ko ang sarili ko patabi kay mama. Hanggang sa hindi nagtagal, hindi ko na kinayaan ng antok. Nakatulog na ako. Kinabukasan, hapon na nang magising ako. Uminom ako ng kape sa harapan ng bahay namin. Nang maya-maya, nagulat na lamang ako nang sa harapan ng bahay namin ay nakita ko yung babae na nakita ko noong nakaraang madaling araw. Sa pagkabigla ko, muntikan ko na nga maibuga sa kanya ang kape. Napatingin-tingin pa ako sa paligid ko. Saan ka nang galing? Malala ka pa sa kabuti na bigla na lamang lumilitaw. Ikaw naman, palabiro ka. Ako pala si Gail. Daniel, pero Donnie na lang yung itawag mo sa akin. Saan ka nga pala nang galing? Mabuti pa huwag mo nang isipin yun. Siya nga pala. Ako pala ang kalaro ni Lolo Jepoy noong nabubuhay pa siya. Para ko na rin siyang lolo kaya naisipan ko siyang bisitahin. Ganun ba? Bakit hindi ka pumasok? Mamayang gabi na lang siguro. Kailangan ko rin kasi ng umuwi na kaagad eh. Eh bakit ka ba naparito? Ano bang ginagawa mo? Sa totoo niyan, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Ikinagagala kong makilala ang apo ni Ibig kong sabihin, kinagagala kong makilala ang apo ni Lolo Jeboy. Siya. Mauna na ako ha. Mamaya na lang siguro. Nangunot ang noo ko nang maglakad siya papalayo. Napakamot na lang ako sa aking ulo dahil sa pagtataka. Nang maubos ang kape ko, ay pumasok na rin po ako sa bahay. Sa loob, nakita ko po si mama. Nakatulala na naman sa harapan ng lolo. Nilapitan ko siya. Tay, nandito sila. Binabantian ka nila. Ang galing nga eh. Kahit wala ka na, kaibigan mo pa rin sila. Alam kong nandito yun pero pinalayas niya. Masaya ako dahil walang nakakaawak sa iyo na masama. Ma, anong sinasabi mo? Nandiyan ka na pala anak. Wala, kinakausap ko lang ang lolo mo patungkol sa mga nagbabantay sa kanya. Ha? Eh, tayo naman po yung nagbabantay sa kanya. Mahina pong tumawa si mama. Ay, hindi mo kasi naiintindihan anak pero huwag ka mag-alala. Pagbalik natin sa Manila, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Naglakad papalayo si mama. Naiwan akong sobrang clueless sa mga sinabi niya. Isinuwalang bahala ko na lamang iyon at tinuon ang pansin sa pag-aasikaso sa burol ni Lolo. Mabilis lumipas ang araw. Gabi na naman. Ako na naman ang nakatokang magbabantay kay Lolo. Pero noong mga oras na iyon, hindi na ako umangal. Bukal na po sa akin. Nagkakape ako habang pakanta-kanta sa harapan ng kabaong ni Lolo. Nang maya-maya, nakadinig na naman ako ng kalabog sa may bubungan. Dahil doon, muntikan ko ng mabitawan ng aking kape. Kinuha ko yung itak ni Papa. Saka ako lumabas ng bahay. Nangunot ang aking noon nang makita ko roon si Gil. Tinignan ko yung bubong. Walang tao. O kahit na anong nilalang. Mahina ko siyang kinilabit at kinilingon niya ito sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin ang sugat sa kanyang kamay. Ano nangyari sa iyo? Tsaka anong ginagawa mo sa ganitong oras sa harapan ng bahay namin? Wala. Gusto ko lang bisitahin si Lolo Jepoy mo. Nang ganitong oras? Mag-aalas dos na ng madaling araw ah. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Hindi naman. Mas gusto ko kasing pumunta rito ng ganitong oras. Ayaw mo ba? Napatulala ako sa sinabi niya. Sobrang ganda ni Gil. Maihahalin tulad ko siya sa ganda ng isang Ivana Alawi. Gusto naman. Wala naman ako sinabing ayoko ah. Kung gayon, maaari ba kitang samahan na bantayan si Lolo Jepoy gabi-gabi? Pero hindi ka ba mapapagalitan? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako papagalitan ng mga magulang ko.
magtiwala ka na lang sa akin. Napangiti ako sa sinabi ni Gayla. Tumango na lamang ako. Kaya magmula noong araw na iyon, tuwing gabi hanggang madaling araw, ay kasama ko si Gil na nagbabantay kay Lolo. Ang weirdo lang po kasi, minsan, may mga pagkakataon na kapag nakakarinig kami ng kaluskos sa may bubong, ay lumalabas siya at pagpasok, may mga sugat niya siya sa kamay o kaya naman dugo. Sinasabi niya naman sa akin na ayos lang naman daw yun. Hindi na lang din ako nagtanong sa kanya dahil pare-pareho din naman ang sinasabi niya. Hindi ko na nga rin nasabi kay Mama, Papa, pati kay Tia ang patungkol kay Gil. Nawawala sa isip ko. Hanggang sa dumating na nga po yung ikapitong araw ng burol ni Lolo. Yun na po yung huling gabi ng burol ni Lolo. Gabi na po noon, nakatakip na rin yung kabaong. Hinahanda na kasi para sa paglibing ni Lolo kinabukasan. Magkasama kami ni Gil sa loob ng bahay. Tulog na rin noong mga oras na yun sila Mama at Papa. Nang maya-maya, nakarinig kami ng malakas na kalusko sa labas. Akmang tatayo na nga sana ako nang pinigilan po ako ni Gil. Ako na, dito ka lang. Hindi, sasama ako sa iyo. Baka mamaya pag bumalik ka na naman, may mga dugo-dugo ka na naman eh. Mabuti pa, bantayan mo na lang ang lolo mo. Walang kukuha sa kanya dyan. Sasama ako sa iyo, Gil. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ako nagpatinag. Napabuntong hininga na lamang si Gil, saka naglakad palabas. Sumunod naman ako sa kanya at paglabas namin, nangunot ang aking noo dahil wala namang katao-tao sa labas maliban po sa itim na pusa. Nanlaki ang aking mga mata nang bigla itong hawakan ni Gil. Huwag ka nang babalik rito kung ayaw mong malagay sa tunay mong kinalalagyan. Gil, bakit mo tinapon yung pusa? Nagulat talaga ako nang bigla niyang tinapon yung pusa. Tumalsik yung pusa. Nagpagulong-gulong pa nga ito. Tinignan na lamang ako ni Gil at babalik na sana doon sa loob. Pero hinawakan ko ang kanyang braso. Sabihin mo nga sa akin, Gil. Ano ka ba talaga? Alam ko may kakaiba sa iyo eh. Sabihin mo nga sa akin, isa ka bang aswang kinukuha ng balbal ang lolo mo? Nakarinig ako ng malakas sa sigaw. Napatakbo naman kaming dalawa ni Gail. Napasingap ako nang makitang nakabukas na ang kabaong at sa halip na katawan ni Lolo ang nandoon, katawan na ito ng puno ng saging. Si Mama pala ang sumigaw. Ang lolo mo! Ang lolo mo! Kinuha! Pagtingin ko sa bintana, nakabukas na ito. Minundol naman ako ng kaba at konsensya. Pagtataka, hindi ko alam na mangyayari ang bagay na yon. Pagtingin ko naman kay Gil, tumakbo ito papalayo. Susundan ko sana siya pero pinigilan ako ni Tita Mercedes. Huwag mong sundan si Gil, hayaan mo lang siya. Teka, kilala niyo po siya? Oo, siya ang tagapagpangalaga ng lolo mo. Sandali, hindi ko maintindihan. Ma! Donnie, isa siyang engkanto. Napaatras ako sa sinabi ni Mama. Hindi ako nakasagot. Nabigyan ng linaw ang lahat sa akin. Kaya pala siya gabi dumadating. Kasi binabantay niya ang lolo ko laban sa mga aswang. At ang pusa na iyon ay isa palang aswang maging ang nakita ko rin noon. At panigurado, siya rin yung nakita ko noong nangunguha ako ng kahoy noong nakaraan. Sandali, totoo po ba? Bakit nyo naman po ngayon lang sinabi sa akin? Isang albularyo ang tatay. Matagal na siyang albularyo at kaibigan siya ng mga engkanto. Bago mamatay ang tatay, ay humiling siya sa mga engkanto na bantayan ang kanyang katawan kasi alam ng lolo mo na mamamatay na siya. Alam din ito ng mama mo. Tama ang tiya mo, anak. Dito na rin nanirahan si tatay noon para makasama ang mga kaibigan niya. Hindi naman kami tumutol kasi mabait ang mga engkantong iyon pero kaakibat noon ay ang pagiging
malapit niya sa mga aswang. Siya ang tiniguri ang apo ng mga engkanto. Nagkaroon sila ng kasunduan na kapalit ng pagprotekta ni tatay sa kanilang tahanan ay ang pagprotekta rin nila kay tatay. At ngayon, kaya na rin to si Gail para tuparin ang kasunduan. Huwag kang makialam pa, Donnie. Panigurado akong hahabulin niya ang balbal at ibabalik ang lolo mo rito. Hindi pwede, tita. Mahal ko po si Gail. Ayoko siyang mapahamak. Maging ako, nagulat din sa mga sinabi ko. Pero pinanindigan ko yun. Hindi mo pwedeng mahalin yun. Engkanto yun, Donnie. Magkaiba kayo ng mundo kung hindi mo alam. Kapag nailibing na ang lolo mo, mawawala na siya. Babalik na siya sa mundo niya. Wala akong pakialam. Tutulungan ko siya. Hahanapin ko si lolo kasama siya. Kinuha ko yung itak ni Papa. Sabay tumakbo ko palabas ng bahay. Hinahabol at tinatawag nila ako pero dire-diretso lang ako. Dire-diretso ako nagtungo sa likod ng bahay at pumasok sa kagubatan na iniiwasan ko. Dahil nga madaling mampaligid, pinakiramdaman ko na lamang po ito habang kumakapa-kapa. Hindi po nagtagal, nakapag-adjust na po ang mata ko sa kadiliman. Kahit papaano, nakikita ko na ang mga puno. Tinatawag ko ang pangalan ni Gail. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan niya. Ngunit hindi siya sumasagot. Maya-maya, nakakita ako ng isang malaking aso. Naglalaway itong nakatingin sa akin. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Natakot ako. Pero maya-maya, nakarinig ako ng yabag sa aking likuran. Namalayan ko na lang po. Hila-hila na po ko ni Gail papalayo. Nang makalayo kami, huminto muna kami. Bakit ka nandito? Bakit ka sumunod? Hindi ka dapat sumunod, Donnie. Mapapahama ka lang. Nilalagay mo lang ang sarili mo sa sarili mong hukay. Umuwi ka na, Donnie. Hindi kita iiwan, Gail. Gusto ko masigurong ligtas ka. Huwag mo akong alalahanin. Magiging ligtas ako. Kaya sana, umalis ka na. Hindi kita kailangan, Donnie. Pakiusap, umalis ka na rito at sabihin mo na lang yung pamilya mo na ibabalik ko ang lolo mo bago pa man sumikat ang araw. Sige na. Mahina niya akong tinulak saka tumakbo papalayo. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko para akong natuod. Huminga ako ng malalim saka umiling. Hindi ako basta-basta sumuko. Sinundan ko pa rin si Gail. Takbo lang ako ng takbo papasok sa gubat hanggang sa makita ko siya. Nalaki ang aking mata nang makita siyang pinalilibutan ng mga aswang. Hawak niya po ang bangkay ng lolo ko. Naglalaway yung mga aswang. Nakakatakot po yung mga aswang. Iba-iba ang kanilang mga itsura. Panigurado ako. Ang nasisiguro ko lang, delikado silang lahat at talagang papatay. Nang akmang susugod na ang mga aswang sa bandang likuran ni Gail, itinapon ko ang itak ko rito. Dahil doon, nakuha ko ang kanilang atensyon. Lahat sila ay napalingon sa akin. Walang ano-ano, tumakbo papalapit sa akin yung isang aswang. Agad naman akong tumakbo papunta kay Gail. Hinawakan ko ang kanyang kamay saka hinila siyang tumakbo papaalis. Buhat-buhat pa rin niya ang wala ng buhay na katawan ng lolo ko. Sabi ko naman sa'yo, dapat umalis ka na, hindi ba? Ang kulit mo talaga. Tumahimik ka na lang, Gail. Magtulungan tayo. Hindi ko kahayaan, hindi mo sila kaya. Malakas na hinila ni Gail ang kanyang kamay. Napaatras naman ako nang bigla niyang binigay sa akin ang walang buhay na katawan ng lolo. Binuhat ko rin naman ito kaagad. Umalis na kayo. Nagmamakaawa ko. Umalis na kayo. Pero, salip na sagutin ako, ay tumalikod sa akin si Gail, saka sinalubong yung mga aswang. Kitang-kita ko kung papaano siyang pagtulungan ng mga aswang. Napaatras na lamang ako at walang nagawa, kundi ang tumakbo habang buhat-buhat si Lolo. Ngunit maya-maya,
Napasigaw ko nang piglang may kumagat sa aking suot na pantalon. Pagbaba ko ng tingin, inakakita ko ng isang aswang. Buong lakas ko itong sinipa sa mukha, saka nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makalabas ako sa gubat, ay nakasalubong ko sila Mama at Papa. Kinuha pa ni Papa sa akin si Lolo. Ako naman, bumalik sa loob ng gubat. Narinig ko ang mga pagtawag nila sa akin. Pero hindi na ako nagpapigil. Paulit-ulit kong sinigaw ang pangalan ni Gail hanggang sa makita ko ang liwanag sa parting gitna ng gubat. Napasinghap na lang ako nang makita ang mga aswang na nakahandusay na wala ng mga buhay. Pero ang mas nakakuha ng aking intensyon ay ang babaeng nakahandusay sa lupa. Nanginginig ang aking kamay na napalhod sa kahinawakan ng kamay niya. Ibang-iba na ang itsura ni Gail. May kakaiba na itong mga marikas sa mukha, mahabang mga tenga at nagliliwanag siya. Napansin ko rin ang kwintas niya. Napatingin siya sa akin. Kukunin mo ito. Alaala ko. Binigyan niya sa akin ng kwintas. Napapailing ako. Ayokong tanggapin kasi ayokong mamaalam siya. Umalis ka na, Tony. Alam ko ang nararamdaman po, pero hindi tayo pwede. Isa akong prinsesa sa amin. Pinadala lang ako dito para bantayan ang lolo mo. Wala sa mission ko ang manatili kasama ka. Gail, huwag mo naman akong iwan, ho. Umalis ka na. Napatingin ako sa isang parte ng gubat na madilim. May mga ingay doon. May paparating. Umalis ka na. Daladala ang kwintas. Wala akong nagawa kundi ang tumakbo papalayo kay Gail. Nasa pangalawang pagkakataon ay pinagkakaguluhan na naman ng mga aswang. Alam ko sa sarili ko na hindi siya mamamatay. Pero parang yun na rin yun. Kasi ang dating sa akin, paglabas ko ng gubat, isinalubong ako ng yakap ni Mama at ni Papa. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ako sumagot. Tulala lamang akong pumasok ng bahay namin. Diretso ako ng aming silid at doon tuluyang nailabas ang emosyon na tinatago ko. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa kwintas. At yun na lang po ang huling alaala ko bago ako nakatulog at nawala ng malay. Nang magising ako, hapon na. Nailibing na raw nila si Lolo. Napatingin ako sa hawak ko. Ang kwintas ni Gail. Isa pala pulsuhan ko po ito inilagay. Ginawa ko po itong porselas. Makalipas po ang ilang mga araw, bumalik na rin kami ng Maynila. Ewan ko pero parang may kulang sa akin. Pero wala eh. Ganun siguro talaga. Lumipas po ang mga panahon. Araw, linggo, buwan, taon. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Nakapagtrabaho. Hanggang isang araw, nagulat na lamang po ako. Nang isang gabi, nang papauwi ako sa amin at galing akong trabaho, biglang may kumalabit sa akin. Paglingon ko, napaatras pa ako sa gulat. Hindi ako makapaniwala. Akala ko nga eh, nananaginip ako noon. Anong ginagawa mo rito? Gail? Ikaw ba yan? Ako ito. Donnie. Mula po nun, Sir Paul, nagbalik po sa akin si Gail. Hindi po bilang engkanto, kundi isang tao na. Sabi niya, marami raw siyang pinagdaanan bago maging isang tao na ipapadala ko sa susunod. Naging kami ni Gail, hindi nga nagtagal ay nagpakasal kami at nakabuo ng pamilya. Nagkaroon ng maraming anak. Ngunit sa kabilang banda, dalawang dekada ko lamang po nakasama si Gail dahil di umano
Yun ang isa sa mga kondisyon na tinanggap niya para po maging tao siya. Matagal na pong wala si Gail, pero ang mga anak naman po namin ay nandito at buhay pa. Ako nga, alam ko, nalalapit na rin ako. Hinihintay ko na lang po ang sundo ko na si Gail. Pero bago yun, huwag kayo mag-alala. Dahil ang isusunod ko namang ipapadala sa inyo ay kung papaano pong ginawa ni Gail ang imposible na maging tao. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming maraming salamat po. Thank you.